yung control niya ng dong pinto. Yung pinto talaga. Gusto mo bang maging seaman? O nagpaplano ka na magbarko? Pero ano nga ba ang meron dito sa barko? Ngayon, pag-uusapan natin yan. I'm Josh Knows Best, isang seaman. Currently on board. Kaya kung inalon ka, napadbad ka sa channel na to, ang vlog na ito ay para sa'yo. Tara! Ship's tour tayo! Bago natin simulan, gusto ko lang malaman ninyo na ang barko ay may iba't ibang parte. Forward, aft, port side, starboard side, at saka midship. At ngayong araw, iikuti natin yan dito sa aking vlog na ship's tour. So ngayon, umpisahan na natin. Andito tayo ngayon sa aft. Aft o pupa ang tawag dito. Dito sa pupa ay may dalawang windlass. Ayan. Sa port side, tsaka sa starboard side. Nasa starboard side tayo ngayon. So, ito naman yung control niya. Ang gamit lang dito ay area tsaka bira. So, ginagamit talaga ito pag padikit kami sa puerto o pabitaw kami sa puerto. Okay? Pagkatapos, meron din po ditong fire hose. Nilagay dyan siya for emergency purposes. Pero ginagamit din namin siya pag nagbabaldeo kami or naglilinis kami ng kubyerta. Ayan. Eh dito pala sa windlass, tinisecure yung mga lubid. Nasa pupa din po pala yung ating free fall lifeboat. Ayan siya. Ayan. At ito naman yung nakikita nyo ngayon. Ito po ay ventilation. Ventilation po ito na galing po sa makina. Diba? Ito naman po yung mga nakikita nyo ito. Ito po yung tinatawag na roller. Diyan po pinapasok yung mga lubid padikit sa port. Na-imagine nyo ba? Ayan. Tapos ito naman yung sa gilid, yung itim, ang tawag naman dyan ay chalk. Ayan. Ito naman yung nasa gitna na parang same lang din ng itsura ng sinabi ko kanina na chalk. Ito yung tinatawag na Panama chalk. Ayan. Panama chalk ang tawag sa kanya. Nasa gitna siya ng pupa. Ayan. Pag nasa gilid, chalk. Pag nasa gitna, Panama chalk. Okay. Nandito na tayo ngayon sa port side ng pupa. Ito naman yung tinatawag na beach din. Beach pa rin ito. And yung may iba lang ay meron siyang roller. Ayan, may roller siya sa taas. Pero beach pa rin yan. Same pa rin ang gamit. Okay, so guys, huwag po kayong malito sa beach tsaka bollard. Kasi iisa lang siya. Pag sa port, bollard yung tawag. Pag dito sa barko, beach naman. Pero di ko talaga alam kung bakit hindi isa na lang, pinag-isa na lang yung pangalan ng beach or bollard. Di ko alam sa kanila. Pero same lang sila. So ngayon naman, dito nyo makikita ang tatlong pinto. Parang tatlong pinto talaga. Pero ayan, ito pong kulay pula, ito po yung acetylene bottle room. Ayan, in case of emergency, ginagamit yan siya. And ito naman, ito po yung aming oxygen bottle room, yung kulay blue. Ayan, oxygen bottle room. At syempre, yung kulay black, yan po yung aming garbage room. So dito sa barko, hindi lang basta-basta kami nagtatapon, ayan, or parang basta-basta lang nilalagay yung mga basura sa bawat sulok dito sa barko. Meron kaming designated area para sa garbage namin dito sa barko. So sa pupa, meron din pong daanan pababa ng makina. So ito yung daanan nila dito sa pupa. And minsan, binubuksan talaga nila ito pag underway kami, pag sa port lang, nakasarado. Ayan, so ngayon naman, kadalasan guys, dito naman nilalagay sa pupa ang mga garbage cans, yung malalaking garbage cans. Ayan. So, ayan, meron tayo dito paper, yung kulay black, tsaka yung green. Yan yung bottles, yung red plastic. Ayan. And may mga mesa kami dito, dyan namin nilalagay yung net, rat guards. Ayan. At dito rin pala guys, nakalagay sa pupa yung pipe ng fresh water tsaka yung drinking water. And ngayon naman, dito rin nakalagay ang aming paint room. Ayan si partner. Ayan. Saturday ngayon, half day kami kaya nakapag-vlog ako. Kaya si partner yung nagtatrabaho ng AV. Ayan. Kompleto-kompleto naman kami dyan. Meron din first aid kit.
dyan, just in case na mabiskan kayo ng thinner. Ayan, yung thinner kasi masakit yan sa balat. Pag nabiskan kayo sa mata, at least may mga first aid na magagamit. So, andito rin yan nakalagay sa loob ng pinto. Puro lahat mga pintura dyan, guys. Ayan. So, ngayon, guys, andito na tayo sa starboard gangway. And ngayon, ito yung nakikita nyo, ito yung tinatawag na accommodation ladder. Ayan, binababa namin yan pag nasa puerto kami. Depende kung didikit kami ng starboard side or port side. Pero yung port side tsaka starboard side naman ay meron namang accommodation ladder. And ito naman pala, ito yung kung nasaan tayo ngayon, ito yung kubyerta or tinatawag na main deck. Okay? Pero yung ka-level nito, pag pumasok ka sa akomodasyon, yung pangalan na doon is upper deck. Pag pumasok ka sa akomodasyon. Pero pag lumabas ka dito sa kubyerta, ito yung tinatawag na main deck. I-explain ko sa inyo sa aking next vlog about accommodation naman na tour. Doon ko na lang i-explain sa inyo, guys, para may idea kayo pa kung bakit napapaisip kayo ngayon bakit iba-iba yung pangalan. So, i-explain ko sa inyo pag nag-tour na tayo sa accommodation. Okay? Ayan. So, ito lang po yung gangway. Meron din po kami ditong hose box. Ayan. Or fire hose. And, ayan, hydrant. Dito yung tinatawag na hydrant. Ayan, dito namin pinapasok yung fire hose pag nagbabaldeo kami. Okay! Sa starboard side, guys, ito yung entrance. And ito naman, ito ay hospital namin. So, yung hospital kasi, guys, kadalasan may parang emergency exit siya or parang malapit dapat siya sa labasan. Kasi just in case lang, pag may mga disgrasya or may mga sakon na mabilisan lang, hindi na kami kailangan na pumasok pa kami dun sa entrance para makapasok sa hospital. Pwede lang buksan ito agad-agad. So, ayan, for emergency purposes. So, yan yung hospital namin and papakita ko yun sa inyo kung ano yung tsura ng hospital pag sa accommodation tour na natin. Okay? So, ayan, dito po sa gilid, meron ding chok. Chok din po dito sa starboard side. Ito naman, yung nakikita nyo dito sa ditong side, ayan, kung nababasa nyo, yan ay bunkering station. So, ito yung bunkering station, guys. Ayan, so dito pinapasok, guys, ang bunker, diesel, tsaka lube oil na kailangan ng mga taga-makina. Dito yan lahat. Okay? Dalawa rin dito. Starboard side and port side. Yan, walang hassle pag mag-bunkering. Kasi hindi naman parating starboard side lang yung dinidikitan. Minsan port side. Ganun. Dalawa yung bunker station. Okay? Para iwas oil spill, meron kami ditong tinatawag na containment box. Ayan. So yung tawag nito, guys, itong box na to, ayan, yung tawag dito ay containment box. So next, meron din tayo dito, provision crane dito sa starboard side. Malapit lang siya sa gangway. Ayan. Malapit lang siya sa gangway, guys. Provision crane, kasi minsan pag nagpo-provision kami, kung hindi nyo alam, guys, yung provision, pag provision, yan yung stocks na kailangan namin. Mga pagkain, tubig, lahat, sabon, mga ganun. Yan. Yan yung provision na tinatawag. So, minsan ginagamit din namin to pag nagbira kami ng provision pag dumating. Kasi, di ba, nasa baba, guys. Tapos pag walang karga yung barko namin, sobrang taas, so mahirapan kami. Pero minsan, ginagamit din namin itong crane. Ayan. Kasi yung barko namin may mga crane siya. So, apat yung crane namin. So, minsan ginagamit din namin itong crane number 4. So, ito. Again, provision crane. Ayan. So, ngayon, ayan. Kung nakikita nyo, guys, ngayon, andito na tayo sa starboard side ng kubyerta. Ayan, nakikita nyo yung mga bodega at nakikita nyo yung apat na crane. Ayan. So, limang bodega lang kami dito, guys, sa barko namin. Ayan. And meron din dito yan, yung mga nakikita nyo yan sa mga gilid-gilid ventilation. Ayan, mga ventilation ng fuel oil, mga ganun. Ito yung mga air ventilation, guys. Yan yung nakikita nyo. Air ventilation yan ng WBT-5. Ayan. Nakikita nyo naman eh. Ayan. So, ngayon, punta na tayo ngayon sa midship kasi hindi naman masyadong madami dito. And explain ko na din sa inyo kung ano may ita natin along the way. Okay, so ngayon pupunta na tayo dito sa midship. Ayan. Sana marami kayong natutunan sa akin, guys. Pero pag mali ako, guys, correct me na lang. Ayan. So hindi naman tayo perfect eh. So ngayon, guys, andito na tayo sa midship. At familiar na ulit sa inyo ito. Pero hindi po ito accommodation ladder. Ito po ay combination ladder. Ayan.
combination ladder siya. Dito dumadaan yung mga piloto na umakyat sa barko namin. So, combination ladder siya kasi kailangan pa ng pilot ladder. So, nilalatag pa namin yung pilot ladder dun sa may dulo. Ayan, dyan banda. Yan, ibababa namin yung pilot ladder, tapos ibababa ito. Pag masyadong mataas yung barko, minsan yung requirement ng mga piloto is yung pilot ladder ay dapat 1 meter above the water, 2 meters above the water, 3 meters above the water, depende sa kanila, depende sa mood nila. Depende sa kondisyon ng alon or ng dagat. Ayan. So, ayan, combination ladder siya kasi kailangan pa ng pilot ladder. Pero, pag mababa naman, kunwari, loaded yung barko nyo, minsan, hindi na ito pinapababa yung combination ladder. Minsan, pilot ladder na lang agad. Ayan, so ipapakita ko ngayon sa inyo ang pilot ladder. Tara! Ayan, so, ayan, andito pa rin tayo sa starboard side ng midship. Ayan, so ito yung aming pilot ladder. Ito yung ginagamit na ladder pag umakyat yung piloto. Kaya nga, pilot ladder, di ba? Ayan, so dito siya nakalagay, guys, sa midship. Ayan. Dalawa yung pilot ladder, starboard side, tsaka port side din. Ayan. And minsan, sinisecure ito namin sa loob ng crane. Ayan, dito. Dito namin siya sinisecure sa loob ng crane. Crane number 3, dito namin siya sinisecure, guys. And itong ladder naman, yan yung draft ladder. Ginagamit naman yan ni Chief Mate pag nag-check ng draft. Kaya tinawag siya draft ladder. Ayan. Meron din mga fire hose bags na makikita dito sa midship. Ang kagandahan dito, dito sa starboard side, dito nakaraya yung hydrant. So, nasa cross deck siya ng mga bodega. Pag tinatawag na cross deck, nasa gitna. Nasa gitna, okay? So, ayan, meron kaming hydrant dito. And ito naman, ere. Ayan, ere siya. Lumalabas, open mo lang yan. Lumalabas yung hangin dyan. And ginagamit namin ito para sa control ng pagbaba ng combination ladder. Ayan, so sobrang bigat ng control niya. Hindi naman sobrang bigat. Pero mabigat talaga yung control niya, guys, bago siya mababa. Ayun. So, bago sa lahat, bago tayo pumunta ng proa, dito muna tayo. Ayan. Nasa bodega tayo. Kasi andito na naman tayo. Explain ko na lang sa inyo. May 5 bodega kami dito sa barko. Tapos, ito yung control ng bodega. Ayan. Dalawang control ito kasi forward tsaka aft. Ayan. So, area tsaka bira lang. So, pag area, syempre, pa-close. Pag bira, pabukas. Ayan. Ang ginagamit namin dito, guys, ay hydraulic power. So, yung hydraulic power, meron kaming switch sa Boson Store. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito naman, guys, yung cleats. Ayan, nilalagay namin yan pag bad weather o hindi pwede mabasa yung kargada. Para kahit naka-close naman yung bodega, naka-close naman yung takip niya, pero for us to make sure na lang din na hindi siya maluwag para sobrang, ano siya ba, dikit talaga yung takip. Ayan. Kasi minsan kasi hindi talaga masyadong dumidikit yung takip ng bodega. Especially na pag magulong. Parang gumagalaw-galaw din. Ayan. Depende naman sa barko, guys. Pero ayan, yan yung tinatawag na cleats. Okay? Cleats. Alright. Dito sa barko ngayon, guys, meron kaming 4 na grabs. Sa starboard side, 2. Tsaka sa port side, 2 rin. Ayan. Minsan ginagamit din ito sa puerto. Depende sa puerto kung gagamitin nila or hindi. Pero binabayaran kami dito for maintenance and pag ginamit yung grab na ito, binabayaran kami. So, ayan. And, may pera sa grab. Okay. Next, punta na tayo ngayon ng proa. Ayan. Ayan na yung proa. Ayan na yung Boson Store. Pero gusto ko lang i-explain sa inyo to kung bakit may bits dito, banda. Ayan, so ginagamit ito siya pag yung mga tugboat na dumidikit. Ayan. Kasi pag may mga piloto, minsan may mga tugboat. Wala kami kasing thruster yung barko namin. Tugboat yung tumutulak, ayan, pa starboard side or port side, ayan, depende sa kanila. Kaya may bits dyan kasi yung lubid na galing sa tugboat, ayan, dyan namin pinapapasok. Ayan. And meron ding chok dyan, ayan. Okay, so, ayan. Alright, so ngayon, guys, andito naman tayo sa proa or forward ng barko. So, ito yung Boson Store. Ayan, so ngayon, papasok na tayo dito sa Boson Store. Let's go! Alright, guys, so ito yung Boson Store. Andito nakalagay yung mga ginagamit namin pang trabaho. Sabi ko sa inyo kanina, ipapakita ko sa inyo yung switch ng bodega.
So, ayan. Ito ang switch ng bodega. Pag bubuksan namin yung bodega, ito yung switch niya. Isa-start mo lang siya. Ayan, dalawa siya. So, hydraulic yung ginagamit namin pambukas at pagsara ng bodega. Okay? Dito sa Boson Store, andito ngayon mga gamit. May makikita kayo dito ang mga drum. Yung ibang mga drum ay wala ng laman kasi ginamit na namin. Chemical siya. Nagamit na namin sa mga cleaning namin noon. And ito, dito rin may mga oil din dito or mga gamit ng taga-makina. Ayan, may mga walis, may mga dustpan, may mga pala, may mga hagdan, ladders, ayan, may mga hose. And dito, meron din tayo ditong spare na lubid. Ayan, pag naputulan tayo ng lubid, may spare tayo. Ayan, dito sa Boson Store guys, meron ding fire extinguisher for emergency purposes. Ayan, so safe na safe talaga dito sa barko. Safe na safe talaga. Ayan. Starboard tsaka port side din yan, yung fire extinguisher. Dito sa Proa, meron ding LSA or life saving appliances for emergency din. So ito, meron kami life jacket tsaka immersion suit dito. Ayan. So dito siya nakalagay. Ayan. Life jacket and immersion suit. And may mga gamit din dito guys na hindi nilalagay ni Maestro sa store niya. Kasi dito sa barko guys, sa barko ko ngayon, may tatlong store dito si Maestro. Dito Boson Store, isa sa akomodasyon, tapos isa sa workshop. May workshop pa kami. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Nasa pabor siya banda. So ito, ayan, yan yung mga gamit namin dyan. May mga gamit kami dyan, mga map, mga walis, mga stick, ayan. So, marami siya, marami dyan siya. And dyan naman namin nilalagay yung mga grasa namin. Ayan. So, ito lang yung itsura ng Boson Store. Puro lang siya guys, mga gamit. So, ngayon, since tapos na tayo dito sa Boson Store, pupunta naman natin yung kung saan ako naka-assign pag boring operation. Ayan. Dito rin sa OWA. Doon sa taas. So, tara! Punta na tayo doon. Guys, so ngayon, andito na tayo ngayon sa proa or forward part ng barko. Nasa harap. Ayan. So, kung nakikita nyo, dito guys, parang same lang talaga sila sa pupa. Dito, meron din po tayong dalawang windlass. And, syempre, dahil nasa proa tayo, dito nakalagay ang angkla. Sa windlass, same lang naman dun sa kabila. Ayan, meron siyang control dyan. Tapos, itong dilaw naman, para naman yan sa angkla. Alright guys, so dahil meron tayong angkla dito at dalawa yung angkla natin, nasa starboard side tsaka nasa port side, meron tayong anchor wash. Ayan, anong gamit ng anchor wash? Kunwari, sobrang putik, sobrang dumi sa pinag-angklahan nyo, ayan. So, kahit papano, yung anchor wash ay makakatulong para matanggal-tanggal yung mga putik o yung mga dumi-dumi sa chain ng angkla ninyo or sa angkla mismo. So ito lang, bubuksan lang natin yan. Yung kulay green ay para sa anchor wash ng starboard side at syempre pag pula para sa anchor wash ng port side. So dalawa yan guys, okay? And may hydrant din kami dito, kaya kung nakikita nyo. At ngayon naman guys, ito yung tinatawag namin na mast. Ito siya, mast yung tawag dyan guys, mast. Andyan yung navigational lights. Tsaka ito naman, one black ball. Right? So, meaning, anchorage kami. Ayan. So, dito rin nilalagay yung lights and shape signals. Ayan. Sa mast na to. Okay? Alright. So, kanina guys, kung na-explain ko sa inyo, dun sa pupa, merong Panama chalk. Dito sa forward, meron ding Panama chalk. Ito yung center na chalk dito sa forward. Ang tawag ulit dyan ay Panama chalk. Okay, kayo. So ngayon guys, naka-angkurahe kami dito sa Houston. Ayan. So yan yung chain ng angkla guys. Ito lang ata yung kinaibahan ng pupa. Kasi sa pupa, walang angkla. Kasi yung angkla nasa proa, nasa forward part siya ng barko. Dito pa rin sa forward, may kita nyo pa rin yung roller. Ayan, roller. And meron din tayong bits. Okay kayo. And ito, ventilation, air ventilation guys. So ayan,
I hope na familiar na kayo sa mga sa mga nakikita nyo ngayon kasi na-explain ko na kanina sa pupa. Okay, so ayun lang yung meron dito sa forward part ng barko. Pag mooring operation, guys, dito ako naka-assign sa forward kasi ordinary seaman ako. Yung mga able-bodied seaman naman, sila yung naka-assign sa lubid dun sa pupa kasama si second mate. Yung kasama namin dito sa forward ay si chief mate tsaka si Boson. Ayan, so tapos na tayo dito ngayon, guys, sa proa ngayon. Pupunta na tayo ng port side. Ayan, pabalik tayo sa pupa. Ayan, so dito tayo dadaan sa port side. Baka may na-miss pa ako na hindi ko na-explain. Na-explain ko sa inyo. Okay, ngayon andito na tayo sa port side. Parang umikot lang tayo. Ayan, umikot tayo sa barko talaga. Simula tayo sa pupa, tsaka starboard, tsaka dito na tayo sa port side. Kasi baka may mga na-miss pa akong hindi na-explain sa inyo. Dito, guys, sa port side, meron ding dalawang grab pa rin. Okay, dalawang grab. And dito naman sa port side, kung sa kabila, doon nakikita yung hydrant. Dito naman nakakabit ang fresh water, tsaka yung ere. And i-share ko na lang din sa inyo, guys, dito, guys, sa cross deck sa bandang port side, dito yung control ng pump out ng bilge. Ayan. Yung bilge, yan yung parang kanal sa bodega. Ayan. Doon yung mga dumi. Ayan, pag nagpa-pump out kami ng bilge, kasi di ba nagbabaldi kami sa bodega, so kailangan namin mag-pump out ng tubig. So andito yung switch ng pump out ng bilge. Dito, 1 and 2 lang kasi malapit. Tapos sa kabila, 3 and 4. Sa cross deck naman yun ng number 3 and 4 rin. Ito, nasa cross deck tayo ngayon ng 1 and 2. Kaya yung switch dito is 1 and 2 lang para sa pump out ng bilge. Ayan. Pero kailangan pag rin natin nabisuhan yung makinista pag nagpa-pump out tayo ng bilge. Kasi may kailangan pa silang buksan na balbula doon. Okay? So ngayon, tuloy natin ang pag-ikot dito sa port side. Ayan. So andito pa rin tayo, guys, sa port side. Nasa midship ng port side. Ayan. Kung nakikita nyo, guys, alam nyo pa kung ano yan. Combination ladder pa rin. Yan yung in-explain ko sa inyo kanina. Same lang din dun sa starboard side. And ito, nakalimutan ko i-explain sa inyo. Meron palang life ring dito, tsaka life buoy light. Ayan, life buoy light. Ayan. So, in case of man overboard, ayan. Sa mga gilid dito sa barko, guys, merong mga life buoy. Okay, life buoy, tsaka yung isa, life buoy light. Okay, so, tara na. Alright, at ngayon naman, guys, nasa gitna na po tayo ng 5 karaatras. Ayan, so yung sa karaatras ng 5, yan na yung akomodasyon. And dito, nakalagay ang aming sopet. Ayan, in case of oil pollution, dito namin kinukuha yung mga gamit. Ayan, so ngayon, papakita ko sa inyo yung loob ng sopet. Alright, so let's go, mga kaibigan. Okay, dito nakalagay yung mga gamit natin in case of oil pollution. So, yan yung mga ginagamit, guys. Ayan, mga walis, pala, sodas, tsaka oil absorbent sheets. Ayan, yan yung mga ginagamit namin pag just in case na mag-oil pollution. May mga dustpan dito. Ayan, so yun lang yung laman ng sopet. Alright, guys, so ngayon andito na tayo sa port side ng gangway. Port side or pabor. Ayan. Ganun pa rin, guys, meron pa rin provision crane and yan, accommodation ladder. Ayan, so ganun pa rin dito, guys. Ganun pa rin. And dito, meron dito tayong escape trunk. Ayan, dito naman nakalagay yung tally office. Yung tally office, dito yung tumatambay yung mga stiba, mga umakyat dito sa barko na trabahante ng puerto. Yan, dito sila tumatambay sa tally office. Yan, tally office yung tawag dyan. Okay? And dito naman, di ba sabi ko sa inyo kanina, maraming store si Maestro. Yun, Boson store, tapos yung store niya sa akomodasyon, tsaka dito may workshop kami. Ayan. So, ito, deck store and workshop. Deck store and workshop yung tawag dito. Okay, so ngayon, papasukin natin ang deck store and workshop ni Maestro. Ayan, guys, so dito na tayo ngayon sa deck store and workshop. Dito nakalagay yung ibang mga gamit namin. Gabi tubo, mga bara, lagare,
jet chisel, sa marami kami gamit, mga safety belt, ayan. Marami kami mga gamit dito, guys, pang trabaho. Ito lang yung nasa loob dito, guys. So, parang sa kubyerta, puro mga gamit lang talaga, guys. Maraming mga gamit dito sa barko na pang trabaho. Kasi dito sa barko, work is life. Diba? Ayan, sa wakas at natapos na yung ship store. Pero, sa kubyerta pa lang yan, guys. May akomodasyon pa, may bridge pa, may engine room pa. Ayan. Abangan nyo yan sa mga next vlogs ko. Ayan. So, I hope na may mga natutunan kayo. Kung may mga natutunan kayo, guys, please let me know. Comment sa baba. And if may mga corrections, mga sinasabi ko, may mga sinabi akong mali, ayan, let me know also, guys. Comment nyo lang sa baba. I hope na may mga natutunan kayo kahit kaunti lang sa ship store natin. Ayan, so again, maraming salamat, guys. Next natin na vlog, accommodation tour naman, okay? Kung ano yung nasa loob ng accommodation ng barko. Ayan, guys, maraming salamat. This again, Josh Knows Best na nagsasabing, mag-ingat po kayong lahat. God bless us all. Mahal po kayo ni Lord. Paalam, guys, and see you on my next vlog!